si Pastor Eddie Villanueva. At the same time, may congressman yan ng party list eh. Oo, mambabatas na siya. Si Bak party list. Nagbigay ng pahayag, di ba? Yes. Pakiano mo nga kung ano sinabi para makumpleto at malaman ng detalye ng ating mga taga-subaybay. Ito po'y bahagi po ang balitang ito sa pahayaga po ang Pilipino Star ngayon. Isinisin ng isang mambabatas sa kasalanan ng tao, signos sa ikalawang pagbabalik ni Jesus ang nangyayaring kabilang ang kasalukuyang pag-alboruto ng Bulkang Taal sa probinsya ng Batangas. Ito pang sinabi ni Sibak Party List Representative Eddie Villanueva sa session sa Kamara na ilunsad mismo sa lunsod ng Batangas kahapon. Nagsimula po ang session. Ayun, nagsimula na pala kahapon. Oo, ito na yun sila. Ako bukas pa. Oo, kaya nga nagpahayag nga si Eddie Villanueva. Para magkaroon ng significance ang ating dasal at panalangin, maunawa po natin ang lahat ng kalamidad na ito at disaster ay bunga ng sinabi ng banal na kasulatan. The curses of sin. Sabi ni Villanueva na founder din ng religious group na Jesus is Lord. Ito po ay para po sa biktima ng kalamidad, disaster, lalong-lalo na dito sa Taal Volcano eruption, maging sa kalamidad sa Mindanao at sa lahat po ng panig ng mundo. Yan. Tinawag din niyang bahagi ng Second Coming of Jesus ang mga nangyayaring lindol, pagbaha, tsunami at alinsunod daw sa Kapitulo 24 ng libro ni San Mateo. Okay, teka. Okay, no? Uh-huh. At least nabasa na natin ilang importante parte, no? Bahagi. Oo. Uh-huh. Unang-una, baka ako itong si Eddie Villanueva, nang sinasabi niya yan, nang ipinahayag niya yan, baka akala niya nasa loob siya ng simbahan. O nasa isang congregation. O kaya nasa isang pagtitipon na pangsimbahan. Parang born again, di ba? Yes. Sa GIL, ganyan. Ito session ng kongreso. Di ba? Mukhang wala sa lugar, no? Yan, dapat sana, sinabi niya yan, kung siya ini-interview ng isang reporter, hindi doon sa ganung pagkakataon. Pangalawa, bad taste, no? Yung kanyang timing, bad timing. Sabagkat, nasalanta na nga yung mga tao eh. Di ba? Oo. Masama na nga mga kalagayan eh. Pagkatapos, susumbatan mo pa. Ito dahil sa kasalanan nyo. Oo. Para mo sinabing ganun, di ba? Kaya nagkaganyan, nasasalanta kayo ngayon, nagdudusa kayo ngayon, kasi makasalanan kayo. Hindi ba? Tama. Mukhang bad taste yun. Parang dinirect niya kaya nangyari yung kalamidad na pagputok ng vulkan. Makasalanan ng mga Batanggino at Kabiteño. Kasi galit sa inyo ang Diyos. Ganun ang kahulugan nun eh. Pinarurusahan kayo ng Diyos? Oo, pinarurusahan kayo. Alam mo, yung mga sinasabing pagputok ng vulkan, paglindol, nature yan eh. Bagamat sinasabi nga sa Biblia na yan isang palatandaan na pagkaya na nagkakasunod-sunod na, malapit na yung the end, yung wakas, pero hindi sinabing ito, kaya nangyayari, bilang parusa sa inyo. Mayroong mga bahagi sa Biblia na sinabi yan noong panahon ng Israel. Ha? Talagang nagpapaulan ng malakas, nagpapaihip ng malakas na hangin, nagpapabagyo dahil sa galit sa kanila. Pero sa mga huling araw na ito, hindi na ganun yan. Ha? Kundi lahat, meron tinatawag na kaugnayan sa kalikasan o sa nature. Ganyan yan. Ang Diyos din ang gumawa niyan. Pagka wala yung vulkan, wala sustansya sa lupa natin. Yan ang nagbubuga ng mga sustansya. Oo. Talagang ang mga pananim ay lusog. Yung vulkan at yung mga sinasabing paglindol, alam mo naman ang ilalim ng mundo. Oo, talaga may mga plates yan.
kailangan talaga inaayos yan sa pamamagitan ng mga paglindol. Baka nagiging shaky ang mga sa ilalim ng... Oo. Eh, yung pa naman, bundok tapos lupa. Di ba? May dagat. Kaya, yung sinasabi ni... Brother Eddie? Brother Eddie Villanueva. O Congressman na Congressman Eddie. Villanueva. Eh, mukhang masama sa panlasa. Di ba? Mm-hmm. Lalo na itong ating mga kababayan dyan sa Bulkan Taal at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sa Batangas particular, eh, nasalanta na nga eh. Magsasalita pa tayo ng ganun. Gusto mo, isundan ko pa ang kanyang pahayag at binasa ito sa Banal na Kasulatan. Okay. Kung tayo yung mga tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan, ay mapakumbaba, manalangin, mananalangin, hahanapin ang kanyang muka at tatalikod sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi po ng Diyos, ako mula sa langit, pakikinggan ko ang iyong mga daing pananalangin, patatawarin ko ang iyong mga kasalanan, at pagagalingin ko ang iyong bayan. Sa dagdag to ni Villanueva. At anya, ang pagmamahal ay inilalaang kasagutan dito ay susundin na nilalaman ng 2 Chronicles 7:14. Wala naman tayong tutol doon. Yan naman ay talagang nakasulat. Ano? Ang sinasabi lang natin, hindi dapat na sasabihin mo yan sa ganitong pagkakataon na kung kailan merong kalamidad, merong mga biktima ng paglindol at merong mga nasaranta. Talagang sabi nga natin, nagdudusa yung mga tao. Tapos, sasabihan pa natin ng ganun, na kaya nagkaganyan eh, dahil sa galit sa inyong Diyos, dahil sa inyong kasalanan, eh hindi magandang pakinggan. Para bang ginudge nila yung sa show ng Itbulaga, bawal judgmental. Isugahan mo yung mga Batangay na Kabitenyo. At saka ang Diyos hindi ganun kalupit. Ganun ba kalupit ang Diyos? Hindi mo unawain ng Diyos. Yung pati bata na sa nadamay, di ba? Di ba pinakita ko sa iyo yung tinutuluyan ng mga ano, yung mga evacuees, kung tawagin nila bakwit. Oo. Naka ano lang doon sa cover ko. Oo. Pero hindi bali, Papa. Oo. Meron namang pinagtibay yung Department of Health. Ngayon daw mga mag-asawa, eh papayagan. Oh, meron silang loveness. Nakita ko yung room. Para nagkataon naman, no. Sinabi ni Eddie Villanueva 'yon. Sabi naman ng taga Department of Health, huwag na kayong malungkot. Huwag niyo intindihin yung sinabi niyan. bibigyan namin kayo ng ano, ng isang lugar. Uh-oh. 'Yun ang pinakapugad ninyo, ha? Ng pagmamahalan. Para bang sa bilibid, yung conjugal visit. Yes. Na yung mag-asawa, pinapayagan. Merong silang time. Lovemaking doon. Sabihin natin ganun, di ba? Oh, labi-labi. Wala namang masama ron eh. Oo. Di ba? Oo. Eh yun. Isang okay din, ano? Kumbaga, very creative. Itong mga opisyal ng ating gobyerno. Oo. Kumbaga, binibigyan nila ng konsiderasyon. Oo. Kumbaga, needs yan eh. Pero ikaw ba naman, ha? Na concern, halimbawa, mag-asawa tayo. Sa laki ng problema natin, maiisip mo pa ba yun? Di ba? Oo. Sobra ka naman, di ba? Kinakalabit mo pa ako eh. Eto na nga, ang dami ng kalamidad na dumating sa atin, di ba? Mm-hmm. Ganyan naman ang... Siguro naman may mga time mag-usap din ang mag-asawa. Kumbaga, ano yan eh, yung parabang... yung moments nila kasi nga ang hirap din almost how many days ngayon to be exact 11 days na sa akin naman okay din yon pero mukhang wala rin sa timing eh yung pagpapahayag diba? Dahil sa ito ibang alam mo ibang sitwasyon nito Kapiter kasi kahapon nga per session doon sa Batangas. Alam mo na may mga ano diyan maraming nag-i-interview, TV interview, mga radio reporter at iba pa rin print media. Alam mo naman yung mga ganyan, kailangan nila ng exposure. Ang tawag diyan sa millennial mema. May masabi. May masabi lang. May masabi lang. Oo. Isipin mo yan eh, naisip pa nila yan. Para ba nung naalala ko yung istorya sa France eh.
Nung wala nang makain yung mga tao, naghihirap. Hindi bali, meron mga sirkus eh. Kaya nauso yung tinapay at sirko. Para ang tao malibang. Hindi maalala yung problema na sila napapabayaan ng gobyerno. Parang ganun na nagiging dating yan. O, sige, para malimutan yung problema nyo, ayan, may loveness, pwede kayo doon. Mm-hmm. Para sa ganun, hindi naman mag-alboroto itong mga padre de pamilya o kaya yung ina ng tahanan na sila eh, talagang napakalaki ng problema na kinasasadla kanila ngayon. Di ba? At saka yan eh, pagkagising pa lang nila, ano na yan eh, yung usual na ginagawa nila sa bahay nila, mahirap ang adjustment nito. Oo. Pati yung mga unang-una, yung hanap buhay ng pati di pamilya. At saka, halimbawa, naroon ka sa cover court, kwarto na eskwelahan. Ang lagay, pupunta pa kayo dun sa labnis. Ha? Iiwan mo yung mga anak mo ron. Hindi ba? Tapos gagawin nyo lang yung hilig ninyo ron. Di ba? Yes. Eh yan, ewan ko, kung nagpapatawa sila, o seryoso sila, o kung talagang yan eh, mangyayari. Baka masyadong maging katawa-tawa yan. Di ba? Yes. Mm. Kaya ngayon eh, Department of Health, kitang-kita mo naman kung sino mahilig magpa-interview. Oo. Di ba? Sa mga mambabatas, ano din yan eh, para bang grandstanding. Oo. Kung sino yung, katulad yan, yung pahayag ni Eddie Villanueva. Ni Eddie Villanueva. Mm. Talagang maraming ano, tinamaan dyan. Oo. Talagang nilatigo niya. Nilatigo niya eh. Sinumbatan pa niya eh. Kahit sabihin mong yung interpretasyon niya doon sa banal na kasulatan. Oo. Pero yung diretso mo, no. Kasi makasalanan kayo. Kumbaga, nasaktan na yung mga tao, dinagdagan mo pa adding insult to injury. May sugat na nga, nilagay mo pala asin. Oo, diba? Lalo humapdi. Oo. Okay. Pero sa mga taga-subaybay natin, kayo, ano opinion ninyo? Doon sa sinabi ni Brother Eddie Villanueva at tungkol doon sa loveness. Di ba? Maganda rin pag-usapan natin yan para naman sa ganun eh, yung mga kababayan natin dyan sa Taal, Batangas, at sa iba pang mga bayan dyan, magkaroon naman ng comfort sa kanilang puso. Di ba? Yes. Anyway, mula po ito kay Sabino Clinton Labindao. Okay. Hindi, kay Choy Acosta. Sana pagsamahin ang power ni Kibuloy, Eli Soriano, at Mike Bilarde para sa chains scamming. Yeah. Hindi coming ha. Scamming. Scamming. Diyos ko. Ayan. Uh-huh. Kasi salita ito si ano eh. Si Brother Eddie. Oo, si Brother Eddie. Yan, nadamay tuloy ito sila ano. Mm-hmm. Sila Kibuloy. Ayan. Mm. Okay, tama ka. Tama kayo. Ayan, papito. Ayan, kapiter, session. Dapat pag-usapan kung paano matutulungan ang mga biktima ang pagsabog ng vulkan. Oo. Ayan, Brother Eddie, ha? Sinabi ni Edgardo Lim. Dapat pinag-uusapan doon, hindi yung mga magsesermon ka rin sa Biblia, susumbatan mo pa yung mga tao, eh hindi magandang pakinggan. Ha? Masama sa panlasa, bad taste. Yeah. Yan yan. At si Big DG, wala namang taong walang kasalanan. Kasalanan man o hindi, huwag kabuluhan, sabi niya. Dahil iyang pagdating ni Kristo ay sagip na tayong lahat, tawag dyan, gracia. Gracia. Mm-hmm. At walang nakakaalam niyan kung kailan. Ha? At saka yung mga salitang gano'n ni Eddie Villanueva, hindi nakatutulong yun, lalong nakadadagdag ng problema ng mga nasalanta. Oo, kasi dinirect mo eh, lahat. Oo. Kaya nangyari ang pagputok, pag-alburuto. Sa kasalanan nyo. Sa kasalanan ninyo. Yung sinabi nga niya, ang tao, pero parang ganun na rin, tinutukoy mo sila eh. Diba? Sila ito na biktima eh. Ito naman si Cyril Belen. The Congressman Villanueva should state that statement to themselves.
The Tong Congressman of the House, Tong Hatong, of the House of Representatives, ang TIBS, pag na, yung TIBS, hindi yung ano ha, pag nanakaw, T-H-I-E-V-E-S. Iba, spreading. Oh. Yes. Did the good people of Batangas receive millions of pesos for bribes from House of Stealer Cayetano? Yan. Kuha, binabasa ko lang po to. Saan kapal ng mukha kumuha itong mga taong ito? Oh. Ano yung nag-session kahapon sa Batangas Convention Center? Ayan, o. Oh. Ayan, ako, inaano niya, kayo, maraming ha? Maraming nagre-react, di ba? Yes, ang dami. Sa sinabi niyan ni Pastor, o kung ngayon ni Congressman Eddie Villanueva, di ba? Hindi talagang wala sa lugar yan, hindi maganda yan. Yung kanyang binitawang mga pahayag na yan, lalong nakatagdag, ha? Nang problema sa mga kababayan natin, imbis na tulungan ninyo, eh sinusumbatan pa ninyo. Kahit ang bawat mambabatas, eh may pledge na makaipon ng calamity fund, kasi anyway, masyadong in general, kumbaga tinumbok niya ang mga mamamayan ng Batangas. Ayun, in general nga, ang pagkakasalita niya, pero sa nangyaring yan, parang yung mga tagal-taal, sinasabi niya, puro kayo kasi makasalanan. Kaya nangyari yan. Ganun ang dating nun. Ito, mula sa Netherlands, yan. Si Tropang Lapid Fire, Arlene Tanedo Barrias. Magandang pumunta sina Eli Soriano, Kibuloy at Villanueva. Sa lawa ng Taal at sabay-sabay silang sumigaw na, stop tail us. Ulitin ko ha, sabay-sabay silang sumigaw, stop Taal eruption, sabay sumayaw sila ng budots. Kala ko, sabay-sabay silang sumigaw ng Darna. magsusuot babae kayo doon. Tama naman si ano ha? Oh, si Arlene. Arlene. Nako ha, nako, sana po. Ito po yung binabasa ko lang po ang inyong papayag. Dahil ibig ko sabihin, inaalam po natin ang damdamin ng masa. Mm-hmm. Ha? Ito po ha, wala. Wala na i-reaction no, ng mga sumusubaybay sa programang ito na Lapid Fire. Ha? Talagang kita mo, wala pang kumakampain, no? Oo. O baka naman meron, tayo natin. Okay. May, sabi naman ni Cherry Arab Noblesada, may tamang lugar para sa spiritual message. Yan. Yan sinasabi hindi ko kanina. Hindi lang saan-saang lugar lang. Mm-hmm. Yan ang sinasabi ko kanina. Dapat, baka nakalimutan ni Eddie na nagsisession sila. Wala sa kongregasyon. Yun. Sinasabi ko, di ba? Oo. Tama ang sinabi ng ano, nagbigay ng mensahe. Mm-hmm. Sino yan kamo? Si ano, si Cherry Arnoblesada. Maraming salamat, Cherry. Maraming salamat sa iyo ha. Siyempre, kami naman po, we appreciate all your messages. Mamaya na po yung mga greetings natin. Inaano po natin para maganda yung flow ng ating programang Lapid Fire. Kaya nga ano, yung maglalaan nga ng Calamity Fund, ang inaano nga natin, bakit ngayon yun lang gagawin at wala pa kayong gagawing evacuation center? Isipin mo, ang tagal plinano na dyan magkakaroon ng session. Mm-hmm. Unang bukas ng session nila dyan eh, ang bumira agad dito si Eddie Villanueva. Isipin mo, wala sa timing, wala sa panahon. Sira agad ang kamada ng kongreso dyan. Eh, gusto niyang mapansin siya eh. Oh, yan. Malay mo, tumakbo ulit na presidente. Ako eh, nang tumakbo yan presidente, naalala ko yung sinabi mo eh. Nakausap niya doon si Cristo. Kaya nga siya tumakbo eh. Humingi siya ng sign. Humingi ako ng palatandaan. Oo. Sign. Kung ako eh, tutuloy o hindi. Eh sabi, tumuloy daw ako eh. Eh, tumuloy siya. Oo, hindi niya na rinig yung sunod na salita. Anong? Sige, tumuloy ka, anong matalo ka. Alam mo, yung kanyang rally sa Luneta, sa Rizal Park, sa may Luneta Grandstand, punong-punong-punong-puno yun. Oh. Sabi ko nga, kung pagbabasihan talaga, yun lahat ay bumoto. Oh. Panalo si Eddie Villanueva. Kasi hindi, siya, hindi naman lahat yung bumoto sa kanya. Kaya yun, pinulit siya sa kangkungan. Di ba? Yes. Tapos tumakbo pa yung senador. Oo. Diba? Talo rin. Talo. Dalawang beses yan tumakbo ha. Kaya lang, kaya sa pagka-senador. Yung si Bucky Joel yan eh, sa anak,
Eh, nagsinador si Joel Villanueva. Oo. Yun, doon, nagka-assessor. Ngayon siya ngayon ang naging representative sa Sibak. Sibak. Siyempre may mga percentage of votes to mga party list. Oo, party list yun eh. Oo, at least may pondo rin siya. Oo, doon siya nanalo. Kalaban niya dyan si, hindi pala. Yung anak pala ni brother Mike Villarde. Oo. Yung anak, dalawa kasi ang nakaupo doon sa party list nila, brother Mike Villarde, si Lito Achenza at saka yung anak. Yung anak. Ginawa na nga rin buhay, pati yung politik eh. Meron na nga silang lintik na mga religious leader yun. Ha? Kaya ngayon eh, wala nang pagkakaiba yung ilang religious leader at saka politiko. Wala nang pagkakaiba eh. Oo. Yung ibang religious leader ang gusto maging politiko. Yung iba naman politiko, gusto maging religious leader o magsasalita. Uulitin ko, may sumubok na ang pare, si Father Among. Nanalo naman kahit nanalo one turn. Nanalo naman yun. Pangalo, tinalo na. Ito ha, tutuloy natin ang mga damdamin ng mga kababayan natin ha. O sige. Arthur Angelo Ifidilino, mga bulaang propeta po ang mga iyan, religious leaders. Sakit naman no. Paulo ko ha, na may party list, dapat sinusunod nila ang separation of church and state. Oo. Pari na. Ha? Pastor na. Founder. Politiko pa. Ano, founder na siya ng religious group. Oo. And then pastor. Head siya. Head. Mm. O, si E. Sinyo? Eh, doble yung ano niya. Kasi may pondo siya sa kongreso. Oo. May pork barrel din yan. Well, pinapayagan po ng COMELEC ang ating pong mga religious leaders o ano man pong mga grupo, eh, kaya nga sinasabi mga nung nakarang edition natin, dapat itong COMELEC talagang yung mga dapat natatakbo. Diba? Nung araw, nung tumakbo yan si Eddie Villanueva, para malaman ng mga taga-subaybay natin, muntik nang tumakbo rin si Mike Villarde. Buti na tauhan, hindi tumuloy eh. Kung nagkataon eh, dalawa silang pupulutin sa kangkungan. Hindi na mangyayari dyan. Buti nga yung Sibak party list, dating si Joel. Joel. Oo, alam mo na, nanalo ngang first termer at yan naman si Joel, na maputol kita. May kaso yan, tandaan mo. Ano kaso? Ha? Minasuspindi yan eh. Nasandigang bayan eh. Oo nga pala, no? Parang na-recall ko yan. Eh, napakalupit. Parang monster. Ha? Oo. Gusto, terisim lahat ng tao dyan sa lugar ng payong. Payong. At liglig, siksik, liglig. Oo. Ang darating na biyaya. Yun. Bibigyan kayo ng Diyos. Eh, wala lang pera. Lumapit sa kanya. Pautangin mo nga ako, Brother Mike. Sabi ni Mike, huwag ka sa akin lumapit. Doon ka lumapit sa Diyos. Tinuturo ang Diyos. Oo nga. Eh siya kumuha ng pera mo, di ba? Eh, yun eh. Kumbaga, maraming mga, alam mo, ang namamahayag na salita ng Diyos, depende yan sa charm. Wow. Or nabibighani ka. Kaya maraming sumusunod at talagang sabihin natin naniniwala, kumbaga sila ang extension ng Panginoon. Tsaka ang tao kasi nature yan eh. Oo. Alam mo, nagsulat ako sa diary niya, may diary yan, Pinas. Pero anyway, iba na po yun. Okay, sino pa to ang mga nagpapahayag? Si Jesse P. Reyes. Si Eli Soriano tumakbo din bilang senador, talo din. Tumakbo ba si Brother Ellie? Hindi ko maalala. Hindi namin maalala eh. Okay ha? Basta ang ating pong yung tungkol lang po doon sa pahayag. Pahayag ni ano? Ni Brother Eddie. Hmm. Alam mo dati ano rin yan, naging columnist ng Filipino Star ngayon. Sino? Brother Eddie. Talagang all around ano? Hindi pa ganun kalaki ang congregation ng GIL. Dati yan, militanting mga yan. Yes, yung mga cause-oriented group. Cause-oriented group. Oo, naabutan ko yung nagrarally yan eh. Nagrarally dyan sa Mindiola nung araw. Yes, totoo. Aktivista yan eh. Basta after EDSA Revolution. Mm-hmm. Isa yan sa mga before. Tapos yan, naging pastor. Mm-hmm. Ha? Kala mo nung una, totoo eh. At ang mga, hindi ko po sa nila lahat,
bawat po na religious group or may mga group, may eskwelahan, wala akong babanggitan, may eskwelahan, may radio station, may TV station, kompleto, may hospital, at meron din po silang tinatawag nito yung parang mga health insurance. Oo. Nako, taga all in basta, one. Basta yan, hindi natin nilalahat ha. Hindi, okay naman dyan eh. Pero particular tayo dito kay Eddie Villan, di ba? Ay, oo. Sapagkat ang, alam mo, sinaktan ng dami, ng dami. Mm-hmm. At saka hindi lang Batanggenyo, kumbaga, hindi lang. Lahat ng mga disaster, yung lindol ba sa Mindanao? Na, hindi sabihin eh, baka salanan yung mga tao, kaya tama, nangyari yun. At saka yung mga bagyo na dumating sa atin. Mm-hmm. Kasi yung mga ganyang kalamidad, ano yan eh, hindi natin yung kagustuhan, kumbaga, iyan po ay sa kalikasan. Pwede pa sinabi mo eh. Ha? Halimbawa, nagkaroon ng baha, napakalaki. Eh, yung kagagawa ng tao yan. Man-made. Ha? Man-made disaster yan eh. Man-made calamity. Kasi nakalbo na mga gubat eh. Hmm. Dahil sa kasakiman ng tao. Pwede pa yung ganun mga salita. Pero ito, sasabihin mo, kaya yan nangyari dahil sa kasalanan nyo. Ang tao kasi ganito. Makasalanan, eh hindi magandang pakinggan yun. Di ba? Oo, parang, eh ngayon, okay, sino ba ang taong hindi makasalanan o gumagawa ng kasalanan? Sabi niya, tayo ay, ano rin, magantabayan. At tayo po ay, tingnan po natin, pakiramdaman natin. Kasi nga, may mga maliliit na lumilindol-lindol pa din. Mm. Kasi nga, sa ilalim niyan, ano lang yan, tahimik lang yan eh. Mm. Kasi nagsimula nang ilabas na yung mga buhangin, mga usok. Mga ang kasunod, ang lava, hindi pa na ilalabas. Ayan, yan o, mabigat. Pag yun, yan nalabas. Yun sa diba? Mount Mayon, di ba, hindi rin nagtuloy-tuloy. Eh, baka magsalita si Kibuloy. Ay, antabayaan na natin yan. Sabi niya, kaya hindi lumalabas yan, pinigil ko na. Ha? Yan ang banat na gagawin niya. Kaya hindi lumalabas yan, pinigil ko na yan. Di nako yan, naging running joke na yan kay Bishop, Kibuloy. Oh. Well, nako, eto pa ha, ang dami pang mga... Masahin mo lahat. Sabi niya dito, Carlos Sarsajas, ligtas daw po sila ni Villanueva. Ililigtas daw sila ni Villanueva. Baka maraming sumali, mas maraming koleksyon. Pahayag mo yan ha, Carlos. Ngayon damdamin. Ayan. Tapos, okay. Mula po kay Eric Moico, na disqualified yung si Soriano Brad. Ano to? Alam niyo po, nasisilaw ako sa... baka kumandidato, pero disqualified, hindi natuloy. Okay, yun ano. Okay. Sige, okay. Lahat ng religious, madaming abuloy. Mm. Yun. Natural po yun, we give our... For the... sa paniniwala sa church. Kaya? Kasi sa Kristo man eh, may abuloy eh. Mm-hmm. Nanood pa nga si ng mga nagbibigay. Talaga nasa Biblia naman yun. Oo. Kaya lang, kung sino dyan ang tunay, eh, bahala na kayo. Diba? Kung saan po kayo naniniwala at kayo po'y nabibless at gumaganda kayo. Yung pamumuhay, i-payback lang po niyo yan. Lalo nga kinukwento ko sa iyo yung si Sister Malu na walang-wala siyang pera dahil halos ng reliyon ay naikutan na niya. Natagpuan niya doon ng kapayapaan. Naawa siya sa pastor. Walang pambayad ng church. Mm. Eh, 100,000. Hindi ko babanggitin yung ano. Tapos, katapos nito, sabi niya, Abatini, manalangin tayo. Sabi ko, ha? Eh, ba ano to? Magpa-fasting ba tayo? Sabi, hindi. Sabayan mo ako manalangin para bukas ibabayad na ni pastor. Walang pondo yung check yung binigay ko. Personal check. Oo. Sabi ko, di manghiram ka lang doon sa kaibigan mo na may hardware. Hmm. Kahit may interest. Maniniwala ka, di pinautang siya. After 1 week, may tubong 5,000. Dumating yung biyayang malaking-malaki na isang malaking pangalan sa negosyo ang nagbayad sa kanya ng 5 million. Ayun. Na talagang 6 months ang agreement. Umabot pa ng extension. Sinerti siya. 6 months. Akala hindi na nga magbabayad, eh maka-Diyos nga kasi yung si Sister Malu. Hindi lang ganun yun. Hindi lang siya sinuerte. Mas sinuerte yung pastor. Ay, oo.
At hindi pa yun, ha? Libre yun. Binigyan na niya ng 100,000. Yung nakuha niyang 5 million, nagbigay pa siya ng 10% sa 5 million. Di ba 500,000? Ibinigay niya uli yung kay Pastor. Ayun. Kalahating million. Kaya maswerte yung Pastor. Oo, si Pastor. Wala, kahirap-hirap. Pero si Sister Malu naman, ay talaga namang gumanda ang buhay. Mm. Kasi nasubaybayan ko, ako ang piyato ng kanyang anak na nag-artista. Kasi yung pera yun eh. Mm. Tsaka malinis ang pinanggalingan ng ano na yun. Well, yan. Sabi naman ni, okay, si Arlene, yan. Nasa nangyayari si Carolina Luwage at si Tandy Valencia. Wala rin tamang pag-iisip iyang ano na yan. Nako, anong sinabi niya kay Villanueva? Bulsanueva. Yan tawag namin dyan. Bulsa. Tawag ni Percy dyan, Bulsanueva. Bulsanueva, Bulacan. Abula ang propeta, yun, natural, calamity, ang pagputok ng vulkan, at hindi, ano to, natural calamity. Kailanman hindi pwedeng mahulaan kung kailan puputok. Para bang pinilitaw ni Villanueva na napakalupit ng Diyos, ha? Kaya ang dami nag-react dyan eh. Apo. Ako niniwala bukas, ang dami bang magkasalita dyan eh. Ha? Sa pahayagan, sa radyo. Sunod na. Oo. 10% yung abuloy naman nila. Hindi, ano yun yun eh, sharing, based on the Bible naman yung ikapo, okay? Depende sa income ng miyembro, basta yung 10% na income nila ay ikapo. Tama sinasabi ko. Obligation, ng miyembro nilang magbigay. Sabi ni Arlene. Ayan na. Okay ka mo. Brother Reddy. Nasisilip mo yung abu-abuli na binibigay. At ito pa, ha, ang mga churches, kahit yung mga Catholic school or different school ng ibang religious group, at nagpapaupa po sila ng space, commercial space, hindi po sila nagbabayad ng tax. Mm-hmm. Yung tinatawag ko natin, may binabayaran yan eh. Mm-hmm. Eh samantalang ang dapat hiwalay nga yung churches and the states. Uh-huh. Oh, pero bakit mas ano yung mga simbahan na may income din yan eh. Sabi nga ng kaibigan ko, kasal, binyag, patay. At minsan may kasal, may special, may ordinary. Hmm. Pag special, bongga ang bayad. Alam mo, ginagamit nilang batayan dyan, nasa Biblia, na yung mga apostol, sinabi rin ng apostol, pilak at ginto, wala kami. Ha? Ang amin, ang ibibigay namin sa inyo, yung salita ng kaligtasan. Yun. Yung pera nyo, bigay nyo sa amin. Yan ang ginagamit nila eh. Di ba? Kaya wag kang umasa, bibigyan ka ng pera. Ayan. Ikaw ang magbibigay. Hindi. Yun talaga eh. Yun ang bumabalik naman daw pag nagbigay eh. Ha? Doble ang balik o triple ang balik. Mm. Dahil sa ikaw ay nagbahagi ka ng iyong ikapo. Sa... Hindi, ang titignan mo doon, yung pinakadulo. Oh. Yung dulo, kanino napunta uli? Doon uli sa pastor. Sa pastor nga. Siya swerte, hindi naman yung ano. Yung sinasabing sinwerte niya, so dahil doon, maswerte yung pastor. Ayan, nako. Yan. Sa bagay, kanyang-kanyang pananaw yan. Mm. Ito po ay sarili pong kapapahayag ng programang Lapid Fire. Ayan, sa susunod, Brother Eddie Villanueva, huwag kang basta salita ng salita. Di ba? Sabi nga sa Bible, minsan yung tahimik pagka tumatahimik, napagkakamal ang marunong. Hmm. Yung taong hindi marunong, madaldal eh. Yan. Okay, basahin pa natin ang mga naanitong pahayag. Yan. Ayan, kay Arlene Tanyedo Barrias. Pabatini ka, Peter. Minsan, na ako naimbitahan po dyan sa Netherlands. Kaming mga langhabi ko ng isang religious congregation ng mga Pinoy dito balikasali si Villanueva, yung religious group, pinagbigyan namin ng habi ko dahil kaibigan naman yung mga Pinas na miyembro din. Ayan. Sabi niya, pero nung nandoon na kami, bigla pong inabutan ng envelope at sabi, kailangan daw magbigay ng ikapo 10%.
hindi pumayag sabi. Sabi niya, guest kami dito at hindi pa kami kasapi ng organization. Aha. Si Arlene, pati ang kanyang hobby, doon sa Netherlands, naimbitahan sila sa, mayroong congregation doon ng GIL. Okay. Guest pa lang sila, kumbaga hinihikayat. Aba, may nagbigay na doon ng sobre at ibigay na doon yung 10%. Mm-hmm. Ang sabi ng hobby ni Arlene, eh, guest lang kami dito, hindi pa kami kasapi ng organization. Ayan, kita mo yan. Brother Eddie, yung ginawa mo. Mm-hmm. Ang daming nagre-react, di ba? Oo. Talagang, sabi nga natin, laban sa'yo. Pero bago tayo magtuloy, binabati ko yung aking kaibigan, si Noel Binuya, at si Eddie, kapangalan ni Villanueva, Eddie lang. At yung magsasaka, party list, ito ang tunay na talagang nire-representa mga magsasaka, magaling na party list yan. Parang base yan sa Sambales. Hindi ka mukha ng si Bak yan. Ito, may naalala akong si Bak, isang pinikula yon na, pero okay na yan. Yung magsasaka, parang yung magsasaka ito samahan isang sa lalawigan ng Sambales. Mm-hmm. Nasabi ito ni Ka-Percy Lapid sa akin. Mm-hmm. Okay, sabi ni JM Comanahan, multinational village, a poshi high-class village is owned and developed by brother Mike Bilarde. Mm-hmm. Ayan na natin. Ano naman yun? Malakas daw kay Marcos kaya gumanda at umunlad. Alam mo, lahat ng presidente, malakas yan. Mm-hmm. Si Eddie Villanueva. Nung presidente si Erap, nautangan niya gobyerno. Nung presidente si Gloria, nautangan niya na naman. Di ba? Sabi ni Nico, ano to, Morso? Tama ba to? Ano yung aking mozo? Kung gusto po ninyong yumaman, magtayo po tayo ng reliyon or magpolitiko tayo. Is either politiko o pastor. Kaso wala na naubos na nila eh. Oo, nauna na sila kasi. Nauna sila eh. Sayang. Naunahan tayo eh. Kaya, pero tayo pa rin naniniwala rin na na kanya-kanyang belief yan, di ba? Okay. Mm-hmm. Yan. Basta tayo eh, wag lang masyadong below the belt o pagka nasaktan ang damdamin ng mga kababayan natin. Anyway, ibahin natin ang paksa muna, no? Okay, sige. Para naman na kawawa naman si Eddie Villanueva. Oo, nag-isa. Ang daming nagmumuro eh. Kung pwedeng balatan ka, babalatan ka. Oo nga, ang dami pa nga dito eh, oh. Diyos ko. Kapiter, oh. Dahil dun sa pahayag na yun, ha? Nakala mo kung sino eh. Alam mo, parang gusto kong kumanta ng ano. Ha? Napakasakit. Oo. Kuya Eddie. Aleluya. Amen. Okay. Alam mo si Senator Bato, kawawa naman. Oo nga. Ha? Talagang, alam mo na, iyakin yan eh. Hindi, teka muna. Hindi ba yung mga mambabatas, hindi na kailangan ng visa? Hindi, yan eh. Kinasila nga yung visa niya. Hindi, kaya naman, di ba, ito yung sinasabi mo na yung US Senators kasama dun sa bill nila. Hindi, ibig sabihin, yung regular talaga, di ba, iba ang passport ng mga, di ba yung mga politiko? Diplomatic. Diplomatic. Sila ba, hindi ba, diplomatic hindi, passport? Hindi, hindi. Pa. May visa sila. Regular lang din. Regular. Kailangan tataka ng visa. Ngayon, ito, may bisa naman yan si Senator Bato de la Rosa. Pero kinansila ng Amerika. At hindi niya raw alam kung anong dahilan. Mm-hmm. Pero sinasabi ng talagang kanilang sinasapantaka, yan ay dahil sa kanyang record tungkol sa mga human rights violation nang siya hepe pa ng PNP. Siya kauna-unang, ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, siya agad ang in-appoint PNP chief. In line with mga tukhang-tukhang to. Ayun. Doon nagkaroon ng mga sinasabing tukhang-tukhang. Alam mo, pagising natin sa umaga, may timbog na patay na. Oh. Na ito ay involved yung nagdodroga, dealer, lanlaban. Basta laging may patay. Yung mga extrajudicial killing. Yan. Kaya pala, AGK. Yan ay paramdam na kay Presidente Duterte.
na talagang ang Amerika hindi nagbibiro pagdating diyan. Oo, seryoso, talagang no? Talagang yung mga involved na tao, opisyal ng gobyerno, na blacklisted, ha? Hindi talaga makakatuntong dun. Hindi pa papasukin. Sa kabilang banda, ito namang si Presidente Duterte, eh, inbitahan ni President Trump para dumalo dun sa meeting na gagawin niya kasama yung mga ASEAN leader. Mm. Yung mga head of state din. Hindi ako nagkakamali. Alam nyo, kailangan din mo ng visa ng presidente? Hindi. Oh, di naman pala eh. Oo. Pero, except the president. Kung babasakin nyo yan, between the lines, ang totoo niyan, si Trump, ayaw niya rin sanang kumbidahin yan eh, si Duterte. Kaya lang hindi pwede. Dahil sa head of state yan eh, di ba? Mm. Eh siya, head of state, hindi naman niya pwedeng sabihin yung personal na nasa loob niya. Siyempre, parang pabalat bunga, kinumbida niya. Ha? Na hindi naman pabalat bunga rin, magiging official din yan kung papayag ito si Presidente Duterte. Mm. Alam mo, Amerika, magaling si Cywar yan. Eh. O, parang sinasywar na lang kung si... Kumbaga, medyo hinambalos ka, tapos hihimasin ka naman. Eh, di ba si Pangulong Duterte magaling din sa Cywar? Oo. Di ba? Minsan, ang salita niya eh... pagkating ng hindi, ano. Hindi sa si Duterte, war lang eh, wala yung sayo. Minsan, ganun nangyari. Puro gera. Gera, sumabog na lang agad bigla. Kailangan magkasama yon, psychological warfare. Warfare. Kaya, war. Ano nangyayari, puro war eh. Mm-hmm. Wala yung say. Naku, nagluluko yung aking gadgets dito. Pero anyway, tuloy-tuloy tayo. Yan, kailangan pala ni General Baton ng visa. Oo. Ano ba siya sa Amerika? Mm. May invitation ba sa kanya for speaking engagement or dadalo lang siya sa kamag-anak niya? Magja-junket yan. Alam mo yan, mga yan. Pagka ikaw wala naman, doon, wala naman laban si Pacquiao sa Amerika. May travel expenses yan. Ayun na. Oo, pwede. Official. Kung lalo ako, sasabi official travel yung gagawin nila. Tandaan ko si, ano, si Trillanes nang siya ay senador. Senador. Ang dami niya mga travel sa China. Tingnan mo yung passport ni dating Senador Trillanes. Puro China. Ang dami nga niyan. Gastos niyan yung mga senador. Kala mo. Kaya sabi nga natin, masarap pala maging ano, anong masarap na position na pasukan sa politika? Senador? Marami yan. Congressman? Lahat yan, pareho yan, maganda yan. mayor, maganda rin. Depende sa lugar eh. Oo nga. Naku eh, maging mayor ka ba depende naman? Depende kung Makati ako, okay yun. Oo. Maulad tong Makati. Kasi nakaupo ka lang dyan, may mag-o-offer sa'yo. Yun na. Special? Offer? Ang presidente, okay yan. Pero gaya na yung sinasabi ko, napakahirap maging presidente sa kasalukuyang panahon. Yan. Basta ang ano lang, ang issue pong inaano po namin, ito nga pong pag-alis nga ng bansa, na kailangan mag-visa, yung visang in-apply ni General Bato de la Rosa na denied. Hindi siya binigyan ng visa. Kinansila na? Oo, kansilado. Forever na siya hindi makapunta ng Amerika. Wala mo sinabing gano'n. Pwede naman daw siyang mag-apply uli. Kung kasilahin uli. Ang mahal-mahal lang application. Meron ba? Yung application sa ano is almost $100. Kasi nga, pinagtibay na yung batas eh. Oo. Yung budget. Yes. Yung batas na bawal pumunta ron yung mga may kinalaman sa mga human rights violation o yung may kinalaman sa kaso ni Dilima. Si Dilima naman, hindi naman tama yung balitang yun. Kundi yung talagang may kaso sa human rights violation. Yan. Basta, pwede naman ano, General Bato, pumunta ka ng Europe. Okay naman eh. Schengen visa sa ibigin sa iyo. Hindi, pwede naman siya pumunta ng Europe. Schengen visa pa. Oo. Yeah. Tsaka doon eh, mas masarap doon. Oo. Naku, Diyos ko eh. Isipin mo, ang country ng Europe, pwede ka pumunta ng England, Spain, France, Italy. Naku, ang dami yung mga pupuntaan, General Bato. Ganun talaga. Kumbaga,
and simula doon sa iyong binigay. At yan, inuunti-unti na tayo niyan. Ng Amerika? Oo. Right. Generalum. Yan kung tawagin niyang ano yan eh, low intensity conflict. Yan magaling ano eh, Amerika eh. Unti-unti tayo, pinararamdam na may mas grabe pang mangyayari pagka talagang hindi kayo ika nga eh, nakibagay sa amin o sumang-ayon sa aming mga kagustuhan. Yan yan. Yan, kita mo yung kay Bato. Pagkatapos meron pang mga susunod yan. Yan ay simula na. Eh, ito naman din, di ba ganyan din ang nangyari kay Robin Padilla? Up to now, hindi siya nabibigyan ng US visa. Since na na-involve siya sa... Diba after na siya pinalaya? Hindi yun about the Muslim ha, kundi yung mayroong ano yung kanyang kaso. Uh-oh. Eh tapos na eh, di ba? Siya yung pinalaya na hanggang ngayon hindi siya binibigyan ng US visa. Uh-oh. Although, ang wife niya ay talaga namang, si Mariel kasi dual citizen. And laging doon nanganganak sa Amerika. Nako talaga nga naman, no? Importante pa naman ng... Ang US visa, pag tinatakang ka, Japan lang ang only... ang bansa sa Asia na kailangan meron kang visa. Kasi yung Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, hindi na kailangan. Hindi kailangan. Only Japan. Mm-hmm. But if your passport ay... Or definitely, kung ikaw ay US citizen, hindi mo na kailangan ng visa sa Japan. Ngayon, yung sinasabi natin kanina, ito inuunti-unti tayo ng Amerika. Yan ay nangyari nung si Presidente Duterte ay nagsimula na ng mga pahayag na laban sa Amerika. Mm-hmm. Laban sa Presidente ng Amerika at sa Amerika mismo. Talagang very confrontal siya. Sinasabi niya na wala tayong utang na loob dyan sa Amerika. At masyado niyang pinakita na nakakiling sa China. Kaya ngayon, ito na. Ang naging resulta niyan, inuunti-unti na tayo na iparamdam ng Amerika na meron pa sila mga gagawin. Na talagang sabi nga natin na kung hindi tayo luluhod sa kanila, eh may mangyayari. Naku. Yan yan. Sigurado pang may mga kasunod pa? Meron yan. Na... Ano yun? Parang paghihigante? Oo, dahil sa ano eh, nakita barahan ni ano eh, ni Duterte. Alam mo, magtinik ang intelligence sa Amerika. Eh, paano yung binitiwan ni Pangulong Duterte na ang mga Amerikano, pag pumunta ng Pilipinas, kailangan mag-apply naman ng Philippine visa? Yun pa nga isa eh, di ano na, naging matigas siya. Nag-took effect ba yun na ang mga may pumunta na bang Amerikano na nag-apply ng Philippine visa? Ayaw nga pumunta rito eh. Ayaw? Yung senador daw, yung mga senador, ang dalawa, na kontra-kontra sa Pilipinas. Pag pumunta rito, kailangan mag-apply ng visa. Eh, sabi naman ng dalawang senador, ayaw naman na pumunta dyan eh. Ba't kami pumunta dyan? Di ba? Yes. Ganun na lang ba palitan ng mga pahayag ng Amerika at ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Ano nga ba ang tugon ni, di ba, inimbita ni US President Donald Trump si Pangulong Duterte? Ano to, US-Asian ano, meeting ng Asian... Pupunta ba ang Pangulong Duterte? Eh, wala eh. Walang official na pahayag. Ah, wala pa. Na pagbibigyan o pumapayag si Presidente Duterte sa imbitasyon ni Pangulong Donald Trump. O, kasi magkakonflict ang kanyang binitiwang statement na ang mga Amerikano ay kukuha ng Philippine visa. At masakit sa kanya, kinansel ang visa ni Bato. Oo. At yun eh, yung imbitasyon na yun ni Donald Trump, inuulit ko, parang formalidad lang yun. Hindi naman pwedeng sabihin ng tuwira ni Donald Trump, ayaw ka namin kubindahin. Mm-hmm. Siyempre, head of state yun. Kumbaga, yung diplomacy na ron eh. Paano lang yun? Pa-eklay lang ni kumbaga, Donald Trump? Kumbaga, formality lang yun. Formality. Diba? Pero sa totoo, ayaw din nila. Ayaw. Oo. Pero kung yung senador magsasalita nun, ng Amerika, sasalita, huwag papuntahin dito yan. Como si Trump eh presidente, head of the pangit states. Naman na sabihin niya yun. Head of the states, kumbaga lahat ng ano ng ASEAN countries invited. Kasi kapareho niya si Duterte na head of state din eh. Kumbaga masyado namang kabastusan, ha? Mm-mm. Unethical na gawin niya yun.
Meron pang ano yan eh, yung nagsimula yan kay Eddie Villanueva. Sabi ko nga nang sinabi rin sa akin yan eh, yung kasi apan kahapon lumaganap na yan sa internet. Talagang binabash siya. Ngayon ang binasa lang natin nasa dyaryo na. Yung kahapon kasi ang tawag the real time. Marami na nagbabasa kanya. Eh alam niyo pagdating po sa mga ganyan, lalo na pag inano po ang salita ng Diyos. Kasi nandiyan lagi yung ano niyan eh. Tapos ang reference mo, banal na kasulatan. Saka ano, gano'n ka ka-autoridad, di ba? Para magsalita ng gano'n. Kiniklaim mo lang na ikaw eh, sinugo ng Diyos. Pero claim mo lang yun. Eh, yung mga tao niniwala sa'yo. Naku, parang... Tapos magsasalita ka ng gano'n. Di ba? Hindi tama. Claim din ni... Bishop Kibuloy na siya... Ah, iba yun. Mas matindi yun. Na siya anak. Siya na mismo yung bigatin son. The exact word is, I am the bigatin son. I am the son of God. The son of God. Parang pinalitan niya na si Kristo. Siya na si Kristo. Eh si Kristo, may kaso ka. Si Kristo naman eh, hindi nakasukan ng rape. Oo nga. Siya may kaso, hindi ba na dyan? Sabi daw. Nire-revive nga yung kaso eh. Fake news daw yun. Ewan natin. Ha? Oo, pero nga. Yun daw eh, talagang nangyari naman. Okay. Nag-file ba ng kaso ang babae? Oo, sabi. Hindi ba nabalita yun? Oo, nabalita. Inuulit lang natin yung balita. Keteke yan. Kay totoo yan, balita. Yan ang nabalita. Yan ang nabalita. Na-print yan eh, sa dyaryo eh. Oo, pinag-usapan na naman uli eh. Kaya nako, talaga nga naman no, yung mga... Talagang laging may maiinit na issue. Alam mo, ang lalo sa showbiz, pagka ganyan, depende po yan eh. Kung gusto mong pag-usapan ka, the issue, good or news, or good or bad, okay yan sa artista. Kasi baka yun ang gusto ni Eddie. Pag-uusapan ka, isa pa nga, yung may mga artista, tatawag pa yan ng mga press kahit tatlo lang. Para mag-create lang ng issue at pag-usapan. Lalo itong ginagawa natin real time sa internet, nako, pinag-uusapan po agad yan. Baka yun ang gusto ni Eddie Villanueva. Yun na nga, grandstanding siya ngayon. Siyang pinag-uusapan. Siyang pinag-uusapan. Ayaw ni Representative Edsel Lagman. Mahilig din umiksena yan. Si Edsel Lagman. Edsel. Maraming mahilig yan. Bakit ang mga artistang mga nasa mababang kapulungan, hindi ko naririnig ang boses ni Congressman Yul Servo, Congresswoman Vilma Santos, Congresswoman Lucy Torres, Congressman Alfred Vargas. Yan. O bakit hindi ko naririnig ang mga ano nila? Wala eh. O kaya even the privilege speech, kung meron man silang session, kung meron ba silang house hindi, bill. Hindi, si Alfred Vargas. Ah, meron yan. Narinig ko na, hindi, except si Alfred Vargas. Magpapastor daw muna bago siya magsalita. Hindi, nagsalita na siya minsan. Meron siyang house bill yung tungkol sa mental health. Yun naman. Practice lang yun. Practice lang. Pero magpapastor muna siya. Ng Jesus is Lord. Bago siya magsalita. Para mapansin siya. Oo. Pero yun nga, kahit yung aming congresswoman, ito, ang aming congresswoman, kapitet, is transgender. Lang first district ng Bataan. Yun. Maganda ang ano ito, mga Roman. Roman. No? Parang taga Bataan yan. Ibig sabihin, marami rin siya mga sinususog na bills, lalo na po sa mga kapatiran, mga LGBTQ+. Ang dami ha, LGBTQ+. Ang daming plus. O, minsan, pag-usapan natin yan. Oo. No? Ngayon, dyan makikita nyo kung anong klase itong mga inihahalal natin na party list. Mga congressman, mga senador. Di ba? Eh, kung tatanungin ka pa ba, sino ba mas matalinong botante? Yung botante ngayon o yung botante nung araw? Halimbawa, ng mga 60s. 50s. Sino mas matalino? Lumilitaw, mas matalino yung mga botante nun eh. Oo. Para wag kumalat ang isyo, gagamitin kung partikular na halimbawa, yung senado. Nung araw, ang mga senador, ang gagaling, sila Recto, Tanyada,
Osias, Jokno. Ang gugusay yan. Osmeña. Jokno, Osmeña. Wala kay tatapon. Ha? Mga estate man. Oo. Eh ngayon, Lito Lapid, Buksingero, Mekasong Plunder, Lisa Monteberos. Isipin mo, di ba? Eh, nung araw, wala kay tatapon eh. Ngayon, halos lahat, matapon. Eh, sino mas matalino? Baka mas matalino butante, yun nung araw. Oo. Samantala ngayon, eh, panahon ng karunungan, ang siyensya, napakaunlad na. O, ang tawag dyan, computer age na tayo. Computer age na, mas matalino raw tao. Oo. Eh, lumilitaw eh, mas bobo ang tao ngayon pagdating sa pagpili ng iboboto. Oo. Kesa noong araw. Diba? Bakit ganun? It's a matter, kasi ganito yan eh, di ba, ng araw, iilan lang yung artistang pumasok sa politika. Eh ngayon, ang dami na. Bumaha. Talagang everybody's welcome. Enjoy the party sa politics. Ang kauna-unahang artista na naging senador, si Rogelio de la Rosa. Artista yon. Artista yon. Pero isa lang yon. Kapatid niya si Jaime. Si Jaime. Mas matanda yung Rogelio. Yung Rogelio, iisa lang yon. Sa 24 na senador. Oy, may sa senador siya. Kasi meron pang sumunod dyan, kunsihan. Alam mo sino? Naman. Fred Montilla. Marami. Yung kapatid niya, si Jaime, naging kunsihan din yun. Naging kunsihan. Nang Maynila. Maynila. Ibig sabihin ni Kapiter, yung pagbabasihan yung mga butante noon at ngayon. Pero ang ano nga kasi, iba kasi yung strategiya, yung campaign strategy, lalo na yung popularity, pag sinabi mong popularity, ang mga butante, hindi na iniisip kung ito ba may kakayahang... Alam mo, delikado yan eh. May kakayahang bang manungkulat? O ito ba'y kaya bang gumawa ng batas? Baka dumating ang panahon, yung Senado, karamihan hindi na talagang karapat-dapat yan. Ayan na salitang bambabatas eh. Eh bakit ka kakandidato kung hindi ka naman marunong sa batas? Yes. Eh mambabatas ka. Lawmaker ka. Ikaw mismo gagawa ng batas. Ikaw mismo, hindi yung mga adviser mo. Ipaglalaban mo yun sa ano. Bakit ikaw ang tatanungin dyan? Di ba? Yes. O pagkatapos, alam mo yung Senado, hindi lang basta gumagawa ng batas yan, nagpapatibay pa ng mga treaty yan. Eh ano naintindihan mo sa mga treaty? Diba? Eh, yung karaniwang batas eh, hindi nga maintindihan eh, yung pa mga bagay na yun. Ang pag-uusapan na dyan eh, may kinalaman na sa international law. Yan ang napakahirap. Kahit sabi, kaya nga, dumidepensa na lang sila sa kanilang mga advisors, researchers, yun ang sinusweldohan nila ng malalaki. Yun ang, kumbaga, kunyari, naisip-wari ito ni Senador, pero yung gumawa noon, ipi-feed in lang sa kanya. Ipi-feed in. Kumbaga, kunyari, naisip ito ng Senador. Kamukha ng, si Lito Lapid. Ano gagawin yan? Magtitingala sa Quezon eh. Natakot na tuloy mga butiki eh. Nagtatakbuhan kasi eh. Tinititigan niya ng masama eh. Meron siya isang panukala. Natatawa nga ako. Hindi ko lang ma-recall eh. Ito yan. Itong nakaupo na siya. Oo, napagtibay yun. Oo. Pagbawal ang stapler sa mga tusino. Yan ang pinagbigyan naman siya. Napagtibay yung batas na yun eh. Tsaka yung bag na mabibigat. Yun, yung mabibigat. Eh, tama naman yun. Kasi yung mga bata na nadideform yung... Ayan, nadideform. Nagkakaroon po ng mga scoliosis. Yun lang. Tapos hindi na nasundan yun. Di ba? Tapos yung si Pacquiao, isipin mo. Ano ginagawa niya dyan? Kaya, balido yung panukala na sa pagbabago na gagawin sa konstitusyon, yan ay pag-uusapan natin bukas, kung sakali, na... magkaroon ng educational background requirements itong mga tatakbong senador o kaya kongresista. Yan. Yan ang kailangan dyan. Magandang talakayin yan sa ating pong Lapid Fire. Nako, sabi ko po nga sa inyo,